tungkulin ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan ng ating komunidad. At upang magawa ito, kinakailangan nilang hulihin ang mga lumalabag sa batas. Ngunit minsan, nag-iiba ang tingin natin sa imahe ng kapulisan. At minsan pa ngay, naiisip natin na sila'y dapat katakutan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Tirik na tirik ang araw ng tanghaling iyon. Ngunit ganoon pa man ay hindi ito naging hadlang para sa batang si Aaron upang makapasok sa paaralan. Kahit pa nga ang tanging suot lamang niya ay ang butas at lumang-luma na niyang tsinelas. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. Ang nanay at tatay ni Aaron ay parehong nagtatrabaho bilang mangangalakal ng basura. Ngunit isang linggo nang nakakaraan, mula lang napahinto ang mga ito dahil sabay silang nagkasakit. Marahil ay dala ito ng mga dumi at mabahong amoy mula sa basurahan. Isang kahig, isang tuka. Ito ang masasalamin sa buhay ng kanilang pamilya. Kahit anong sipag sa pangangalakal, ay kulang at kulang pa rin ang kinikita ng mag-asawa upang maibigay ang pangangailangan ng kanilang tatlong anak. Bukod pa rito, marami rin silang kaagaw sa pangangalakal, kaya kailangan ay maaga silang gumising upang maghanap ng mga bakal at bote na pwedeng maibenta sa mga junk shop. Sa kabila ng hirap ng buhay ay hindi nawawala ng pag-asa ang mag-asawa na makakaahon din sila sa hirap. Kaya naman, kahit salat sa material na bagay ay sinisikap nilang makapag-aral ang kanilang mga anak, nang sa gayon ay hindi ito matulad sa kanila. Hanggat maaari ay ayaw nilang maranasan ng kanilang mga anak ang ganitong buhay sa mga susunod na panahon. Dahil alam nila kung gaano kahirap ang mamuhay kasama ng mga basura. Mula nang magkasakit ang mga magulang ni Aaron ay hindi magawang magtrabaho ng mga ito. Dahil dito, kinakailangan tuloy nila ngayong magdildil ng asin. Kaya naman kahit pa gustuhin ni Aaron na makabili ng bagong sapin sa paay, hindi niya na lamang iyon ipinilit pa sa mga magulang. Naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon at wala siya sa posisyon upang humiling ng kahit na ano. Pangarap ni Aaron makapagtapos ng pag-aaral dahil naniniwala siya na ang taong may pinag-aralan ay mayroong mararating sa buhay. Gusto niyang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya, kaya talagang nagsisikap siyang makapag-aral kahit pa nahihirapan siya. Madalas ay wala siyang baon sa paaralan at kinakailangang maglakad ng malayo. Hindi niya rin pansin ang mga kaklasing panayang pang-aasar sa kanya dahil napakahirap ng kanilang pamilya. Swerte na kung makakain sila ng tatlong beses sa isang araw. Nag-aagawan pa sila sa mga pagkaing tira-tira na nakukuha sa basurahan, lalo na kung fried chicken ito. Wala silang pakialam kung saan ito nang galing. Kaunting init lang ay okay na sa kanila. Sanay na ang kanilang sikmura sa ganitong pagkain, kaya hindi sila apektado kung malapit na itong mapanis. Para sa kanyang mga pangarap, ay handang tiisin ng bata ang lahat ng hirap at pagsubok. Nasa kalagitnaan na si Aaron ng kanyang paglalakad at malapit na sana siya sa kanyang eskwelahan, nang bigla siyang matisod at muntik pang madapa dahil bigla na lamang napatid ang kanyang tsinelas. Hala, nasira pa! Problemadong sabi ni Aaron sa kanyang sarili, nanghihinayang nang makitang wala ng pag-asa pang maayos ang tsinelas niya. Dahil dito ay hinubad na lamang niya ang kabiyak nito at pareho nang itinapon iyon sa basurahan na nadaanan niya. Maglalakad na lamang siya nang walang sapin sa paa. Titiisin niya na lamang ang init na nagmumula sa kalsada. Ngunit maya-maya pa, bigla na lamang nagulat si Aaron nang hintuan siya ng dalawang pulis sakay ng isang motorsiklo. Nalaki ang mga mata ng bata dahil sa takot na baka sitahin siya nito dahil wala siyang tsinelas na naglalakad sa kalsada. Toy, nasaan ang tsinelas mo? Bakit ka nakapaa? Ang init-init ng daan, no? Tanong sa kanya ng isa sa mga pulis na agad namang nakapanginig sa katawan ni Aaron. Pasensya na po, mamang pulis. Napigtas po kasi ang tsinelas ko habang papasok ako sa school.
Huwag niyo po akong hulihin. Parang awa niyo na. Pautal-utal pang sabi niya habang magkasalikop ang mga kamay. Takot ang bata sa dalawang opisyal dahil lumaki siya na palagi na lamang silang nahuhuli ng mga kabaro nito sa tuwing magbobote o mangangalakal sila sa hindi dapat na lugar. Lumaki si Aaron na lagi na lang tinataguan ang mga pulis na kagaya ng mga ito. Dahil sa sinabi ni Aaron ay nagkatinginan ng magkahulugan ang dalawang pulis bago siya muling binalingan ng mga ito ng nakangiti. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi ka naman namin huhulihin. Sabi pa ng mga ito bago sila bumaba upang pantayan ang taas ng bata. Ang totoo niyan ay bibigyan ka namin ng regalo. Okay lang ba sa'yo? Tanong pa nito. Hindi agad nakasagot si Aaron. Wala siyang tiwala sa pulis. Ganoon pa man ay nakaisip na lamang ng paraan ang dalawang opisyal upang maibigay nila ang kanilang munting regalo sa masipag na batang nagpahanga sa kanila ngayong araw. Inihatid nila si Aaron sa eskwelahang pinapasukan nito upang makiusap sa guro ng bata na samahan silang bumili ng sapatos para kay Aaron. Naaawa kasi ang dalawang pulis nang makita nilang naglalakad ng nakapaa ang bata. Bukod dito ay napahanga rin sila sa determinasyong makapasok sa eskwelahan sa kabila ng kalagayan nito. Kaya naman, ito ang naisip nilang gantimpala para sa batang masipag. Ganoon na lamang ang galak ng guro ni Aaron sa ginawa ng dalawang pulis. Kaya naman, mabilis pa sa alas 4 pumayag ito na samahan sila. Nagtungo sila sa isang may kagandahang tindahan ng mga matitibay na sapatos. At doon, pinapili ng dalawang pulis si Aaron ng 5 pares ng iba't ibang sapatos na gusto nito. Bukod doon ay bumili pa rin sila ng tsinelas, pati na rin ang mga gamit at pangangailangan ng bata sa eskwela. Tuwang-tuwa si Aaron sa nangyari ng araw na iyon. Hindi niya akalain na ang mga pulis na noon ay kinatatakutan niya lamang ang siya pa palang magbibigay sa kanila ng panibagong pag-asa sa buhay. Noon, akala niya ay masasama ang mga ito. Ngunit ngayon ay hinahangaan niya na sila. Sa totoo lang ay pinapangarap niya na ngayon na maging katulad nila sa kanyang pagtanda. Nangako naman ang dalawang pulis sa batang sa Aaron na susuportahan nila siya hanggang sa kanilang makakaya. Ipinakilala rin ng bata ang mga ito sa kanyang mga magulang at sila rin ang gumawa ng paraan upang magkaroon ng regular na trabaho ang kanyang ama bilang janitor sa istasyon ng mga pulis. Salamat sa dalawang pulis na may mabuting puso at isang bata na naman ang nagbago ang pananaw para sa kanila. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.